tayo talaga nagpunta dito? May surpresa ako para sa'yo. Surpresa? Mm-hmm. Pikit mong mata mo at bibigay ko sa'yo. Ano kaya yun? Hindi na surpresa kung sasabihin ko. O sige, pipikit na ako. Mm-hmm. Ayan na. Maganda yung kamay mo. Mm-hmm. Ang titingin. Ay. Ang ganda, Jerry! Hindi ako makapaniwala. Totoo-totoo na ba to? Dapat lang. Isang dosenang jewelry stores ang inikot ko bago ko pinili yan, ha? Talaga? Anong kala mo sa boyfriend mo, cheap? Anong gusto mo makita? Yung resibo niyan o yung butas kong bulsa? Akin na nga. Sira. Ikaw talaga lahat ginagawa mong biro. Hindi ko tinatanong kung totoo itong sing-sing. Ang gusto kong malaman, eh kung totoo magpapakasal na tayo. Tsaka na lang, palagsawa na ako sa buhay binata. Akin na nga. Ayoko nga. Sige, sasala ako na. Ayoko, akin na to eh. Yun ang gusto kong marinig sa'yo. Pakipot mo kasi. At bakit hindi ako magpapakipot? Hindi ka pa naman nagpo-propose, ah. Ano ang ibig sabihin yan? Ganun na rin yun, di ba? Understood na yan. Ang corny nyo talaga ang mga lalaki. Siyempre, ang gusto namin, yung romantic. Romantic. Yan, romantic. Ayoko niyan. Yung serious. Serious. Ano talaga? Baliw. Oo. Basta, pag hindi mo ako tinanong ng tama, hindi rin kita sasagutin ng tama. Seryoso na ako, tingnan mo ang mukha ko. Seryoso na talaga. Talaga? Oo, seryoso. Balikan. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Pag-iisipan ko pa. No! Ikaw talaga. Kayo? Nakakainis. Tulog na sila, inay. May babalita pa naman sana ako. Bakit? Anong nangyari? Charan! Maganda ho ba? Aba, maganda. Sino nagbigay sa'yo niyan? Eh, di sino pa? Di si Jerry. Magpapakasal na ho kami. Talaga? Sa wakas ho, Chang. Nahuli ko rin siya. Pero inyo ba naman, 3 taon akong pinaghintay. Akala ko nga ho, mag-old maid na ako eh. Halos gabi-gabi pinagdarasal ko na magkatuluyan kami. Tapos kanina, ang saya-saya ko, Chang. Para akong lumulutang. Wala sa sarili. Ewan, naiintindihan niyo ba ako, Chang? Siyempre, naiintindihan ko yan. Kahit pinili ko magpakatandang dalaga, naiintindihan ko yan. Alam ko kung anong nasa puso mo. Mahal na mahal ko si Jerry, Chang. Alam ko. Gusto mo? Ikonsulta natin sa mga barahang tungkol sa inyong kasal? Sige ho. Gusto ko malaman kung anong buwan kami dapat magpakasal. At kung ilan ang magiging anak namin. Biruin niyo ba naman? Gusto ni Jerry, isang dosena. Balasahin. Itanong niyo na rin kung saan kami dapat mag-honeymoon. At kung anong magiging panganay namin. Gusto ko kasi ni Jerry lalaki eh. At saka ang ipapangalan daw namin eh. Isa-isa lang. Sagutin ang mga baraha ang tanong mo.
Ito ikaw. At si Jerry ito. Bakit ho? Hindi ko gusto. Ang alino? Hindi ko gustong nakikita ko. Bakit ho, Chang? Anong sinasabi ng baraha? Huwag ka munang magpakasal kay Jerry. Eh, kailan pa ho? Next year? Chang naman. Baka mag-iba na ang isip ni... Hindi ka dapat magpakasal. Bakit ho? Hindi ho ba ako mahal ni Jerry? Hindi siyang lalaki para sa'yo. Pero... Walang binabalak ang Panginoon para sa inyo. May binabalak siya para lang sa iyo. Hindi kasama si Jerry. Wala akong nakitang magandang kinabukasan para sa inyong dalawa. Wala. Maghintay na muna tayo. Gusto mo ba mag-old maid? Oo. Marikar. Hanggang ngayon, wala pang pets ang kasal natin. Oo. Inip na ako. Alam mo yun. Paano kasi? Ano? Wala pang sinasabi mga manghuhula, ganun ba? Napakasigurista mo kasi. Gusto ko lang naman makasiguro. Dito makasisiguro ka. Wedding? Ang reception? Ang party? Alin ho? Basta magulo. Galit sa iyo ang Panginoon. Wala kang tiwala sa Kanya. Bakit? Bakit ka kumonsulta ng ibang espiritu? Patawarin mo ako ng Panginoon. Hindi na ho mauulit. Wala. Walang ibang Panginoon. Wala kang ibang lalapitan kung hindi siya lang. Wala kang ibang sasambahin kung hindi siya ay Diyos na mapanibogho. Hindi na humuulit. Pero siya ay Diyos na maawain at
mapagpatawad. Kaya ikaw ay binibigyan niyang ibang pagkakataon para ituwid ang kasalanan na nagawa mo sa kanya. Ipinag-uutos niya na pumunta ka sa San Isidro. Doon bibigyan kanyang mensahe at sasagutin ang mga tanong mo sa kanya. Huling salita tungkol sa inyo ni Jerry. At pagkatapos doon, bibigyan kanyang kapayapaan at kaligayahan na walang hanggan. Dahil mahal ka sa mata ng Panginoon, bukod tanging anak. Malamukod ka sa mga anak niya. Dali, may tao. Ay, nabang gulo. Chum! Chum! Kamusta? Tuloy kayo, tuloy siya. Hindi, okay. Tuloy lang kayo. Pawagin ko lang si Tita, sandali ha. Hindi ko sa Jaco dito. Hi. Hello. Bakit gusto niyo sumali? Sige lang, sandali lang kami dito. Sige, go ahead. Maricar! Tita! Hello. Ano, kumusta na? Okay lang. Oo, napaano ka? Naku, marami ko sa akong ginagawa sa kusine. Uy, mukhang yata nangangayayat ka. Hindi, marami na kami pinaplano. Mabuti pa, dala sa munang pagpunta rito, ipagluluto kita ng paborito mong ulam at nang ganahan ka kumain, ha? Ano ba? Sandali. Excuse me, ha? Meron ako ipapakilala sa inyo. Ito nga pala si Jerry at saka si Maricar. Mga best friend ng pamangkin ko si Lito. Alam nyo, malapit na sila ikasal. Congratulations, ha? Mabuti naman dumating kayo. Talagang bala ko kayong ipanalangin ngayon. Mamaya sa prayer meeting namin, kayo una namin yung ililift up sa panalangin. Ano? Ililift up? Ano, kakargayin niyo kami? Hindi. Ang ibig sabihin, itataas namin sa Panginoon ang inyong buhay para bigyan niya kayo ng biyaya. Ah, okay yun ah. Eh, huwag na ho tita, nagmamadali kami. Pangako ko po kay inay, uuwi kami kaagad pag naayos namin yung tungkol sa kasal. Okay lang yun. Mahirap sabi eh. Don't worry. We will pray for you in spirit. Ganun na lang ho siguro. Lito, may hiramin sa'yo si Jerry. Oo nga pala, Jack. Sure ba? Dahil sa kwarto. Excuse tita. Excuse na. Excuse. Ano ba naman Lito? Pati ba naman Lito sa bahay niya? May pa-Bible-Bible na kayo. Diyan, masaya. Ibang klase yun, Diyos. Ikaw nga, dyan ang alam na ayos mga born again na yun. Mga prayer meeting at kung ano-ano pa. Eh, hindi naman pala born again ang pinag-uusapan eh. Kung hindi si Jesus at hindi reliyon. Siya nga pala. Kumusta na si Sandy? Maricar. Mahal ka pa niya, Litz. Mahal ko pa rin siya, Maricar. Eh, di ano pa ang problema? Ang problema, gabi na, kailangan na natin umalis. Nag-aalala lang ako. Mahal ko kayong lahat. Ang buong barkada natin. Hula yata sa akin yun. Piliin ko raw ng mabuti ang mga mamahalin ko, mga kaibigan ko. Dahil panghabang buhay ang mga kaibigan. Oh, nandito pa naman ako ah. Di na ngayon. Buti pa nga nun, medical student ka eh. Kahit gaano ka busy, may time ka pa rin sa amin. Ngayon, na-born again ka lang eh. Iniwanan mo na kami. Maricar. Kaya naiinis sa'yo si Sandy.
kaya kanya iniwan. Marikab. So, Dolitz. Imiss ka lang namin. Ano ba itong napasukan mo talas na biba ng buong katauhan mo? Uy, siya nga pala. Meron ka mo ng jacket mo. Anong jacket? Yung maong. Yan na. No problem. Saan mo gagamitin? Basta, pero... Bakit nga? Pwede ko pa sabihin? Eh, di sabihin mo. Hindi ko naman ikinahiya. May bibisitahin kaming manghuhula doon sa probinsya. Espiritista na kasama dun sa grupo ng tiyan ni Maricar. Sa probinsya? Eh bakit sa probinsya pa? Eh, espesyalista daw ito. Kasi may nagbigay ng masamang hula kay Maricar. Kaya ayan, tuloy, gustong kumonsulta ulit. Eh ano naman ang sama nun? Buhay natin ang pinag-uusapan dito. Wow, Chang. Hanggang ngayon ba umaasa ka pa sa manghuhula? Kulang pa ba sa'yo mga manghuhula festival dito sa Maynila? Pampagulo lang yan ang isip. Iba ito. At bakit? Basta iba ito. Jerry, halika na nga. Dumidilim na eh. Diyos lang nagsasalita dito. Ano? Si Jesus lang nagsasalita sa mga spiritistang yun. Talaga? Eh, yun ang sabi ni Maricar. Oh, Maricar. Talaga? Si Jesus yung nagsasalita dyan? Oo, sabi. Maniwala ka na nga eh. Kaya nga dyan pumupunta ang itay ko eh. Kaya lang nagkasakit siya ngayon. Wow. Si Jesus ah. Believe. Kaya yung mga pinaggagawa ni Tito dyan sa baba, baliwala yan dahil doon, Diyos ang kausap mo. Ang hindi ko naman maintindihan eh, kung bakit sa probinsya pa. Ay, probinsyano pa lang Diyos. Ito, ang dalawang naman yung pagka-filosof mo ako sa bukas, bakit ka lang kung ibig ko sabihin. Uy, Tolitz! Baka gusto mo sa mama. Sana nga, pero kailangan ko mag-aaral. Ganun ka naman. Tsaka, para sa akin, kahit saan pwede akong makausapin ng Diyos. Nako, magugulat ka sa mga nangyayari doon. Kwento nila lang sa akin. Kung hindi ako makatulog. Jerry, sasama ka ba o hindi? Diyan na po! Ay. Bahay na to. Akala ko hindi na natin mahahanap. Eh di sa susunod na tayo maliligaw. Sa susunod, magpahula ka na lang sa telepono. Ang hira ka. Hermanas de Supremo. Ito na yon. Good morning, ho. Ano yan? A-attend kami ng session ngayon, pamangkinuha ko ni Cha Epay. Bah, napaaga kayo. Pero hindi bale. Tumuloy kayo. Halika na. Umakit kayo, pumasok kayo sa unang pinto sa kaliwa. Ah, sige po. Dito ba? Huwag mo na sabing galawin yan eh. Uy, pang-spinaway. Pambihira ka naman. Parati ka naman nakikialam eh. Jerry, halik, upo ka dito. Mag-uumpisa na eh. Darating na yung mga babaeng yun. Ang hirap na pa sa mga pagkakita. Huwag ka naman, yun. Ang mga mangyayari ngayon. Ang oras na pa naman.
pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Anak, napakabigat ng puso mo. Matagal mo nang pinagdarasal ang anak mong yan. Ibabalik din sa iyo ng iyong biyenan. Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman ang babaeng yan. Ako ang nakakaalam ng lahat. Ako'y naghahanap ng isang magsisilbi ng taos puso. Hindi matutuloy ang iyong kasal. Ikaw ay napili ko dahil sa tunay mong pananampalataya. Tulad ng nakakatanda mong kamag-anak na binibigyan ko ng di pangkaraniwang pagmamahal. Napili kita. Marika. Marika. Aking ka. Marika. 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 I don't care, Marika. Kahit sabihin mo pa na siya nang pinakamagaling na manghuhula sa buong mundo eh. Sino ba naman siya para magsabi na hindi dapat ituloy ang ating kasal? Eh, hindi naman yung babae nagsabi nun. Ang Diyos. Wala akong pakialam kung Diyos man siya o sino pa. Marikar. Mahal kita. Mahal mo ako, di ba? Oh, ilang taon na tayo magkasama? Ilang buwan na natin pinano to. Pinagdasalan pa natin. Pinagdubina kung ano-ano pa. Gusto mo kumusuta, sumama naman ako. Kailan ba kita hininto? Tapos, ngayon lang may nagsabi na hindi dapat ituloy yung kasali. Ba't pa naman tayo maniniwala dun? Eh, nakakabigla lang. Talaga nakakabigla. Akala ko ba naman dahil sa kilala siya ng auntie mo eh. Lalo niya tayo susuportahan. Aba, mas grabe pa ngayon. Gusto ka pa atang kunin upang magsilbi dun sa simbahan nila. Eh, ano naman sama dun? 20 taon nagsisilbi dun si Cha Epay at lahat ng kinailangan niya, ibinigay. Ibig mong sabihin, interesado ka? Hindi naman sa ganon. Baka talagang ayaw mo lang ituloy yung kasal natin. Ano ka ba? Sinabi ko ba yun? Wala ka rin sinabing gusto mong ituloy.
Nakakabigla lang. Biro mo, ako, tinatawag ako ng Diyos. Nakakagulat, di ba? Gulong-gulo ang isip ko. Mahal kita, alam mo yon. Pero kung talagang Diyos yon, Diyos? Anong klaseng Diyos? Sige, uwi na ako. Bigla ka na. Jerry? Galit ka ba sa akin? Pagod na ako. Alam kong nararamdaman mo. Alam mo ba? Maricar. Nasasaktan ako at napakababaw ng tingin mo sa relasyon natin, para. Hayaan mong paghiwalayin tayo ng isang hula. Jerry, intindihin mo sana ako. Hindi ito madali para sa akin. Kung sarili ko lang iisipin ko, ngayon na ngayon din yayayain kita magtanan para matapos na to. Pero nandyan ang mga magulang ko, si Chaepay. Kailangan ko rin silang isipin, di ba? Paano naman ako? Mahal ko ang Diyos. Nung una mo akong nakilala, alam mo kung gaano kahalaga sa pamilya namin ang relihiyon, di ba? Mahal At ngayon maliwanag na inuutos siyang mamili ka sa aming dalawa. Sino pipiliin mo? Siya ako! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para makapag-isip, Jerry. Hindi mo ako mahal. Mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi ka na magdadalawang isip pa. Ikaw nagpapatakbo ng buhay mo. Hindi mga magulang mo. Hindi si Chaepay. Hindi ang Diyos. Chum, ikaw ba yan? Sorry ah, katulog kasi ako eh. Anong ginagawa mo dito? Kasi kanina pa kita iniintay. Ano oras na ba? Are, late na. Ba't ganito kaka-late? Ano nangyari? Nag-away ba kayo ng Maricar? Tsaka na natin pag-usapan. Kung ayaw mong pag-usapan yan, ito na lang. Sandali lang to, Chong. Meron lang sana akong gustong ipakita sa'yo eh. Ano na naman yan? Sermon? Alam mo kung anong oras na? Mahalaga kasi itong sasabihin ko sa'yo, Chong eh. Pare, kaibigan kita, ha? Best friend. Ikaw nga lang binigyan ko ng susi para sa apartment. Pero kung minsan,
may hangganan din ang pagkakaibigan, di ba? Buhay mo yung born again na yan, kaya please, kung pwede lang, huwag mo ako masali-sali dyan, okay? Chong, hindi ito organisasyong sinasalihan. Ito isang buhay at personal na relasyon sa Diyos. Diyos! Lintik na Diyos! Sabihin mo nga sa akin, bakit siya nakikialam sa buhay namin ni Maricar? Ba't siya naagaw sa akin si Maricar? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. Ang pakasalan si Maricar. Mali ba yun? Ha? Masama ba yun? Ba't napakahirap ng lahat? Ano nangyari sa San Isidro? Nagsalita ang Diyos. Pinili niya si Maricar para pagsilbihan siya. At hindi na daw dapat matuloy ang aming kasal. Yun ba? Yun bang sinasabi mong Diyos? At gusto mo magkaroon ako ng personal na relasyon sa kanya? Anong klaseng Diyos yan? Gusto niya sirahan ang relasyon namin ni Maricar. Walang pusong Diyos mo, pare. Kaya kahit Diyos man siya, wala akong pakialam. Kakalabanin ko siya. Hindi Diyos ang kalaban mo dito, Chong. Iba ang Diyos ko sa kinikilalang Diyos ni Maricar. Ang Diyos ko ay ang iisa at tunay na Diyos. Siya'y mapagmahal. At ang nais niya ay makamtan mo lahat ng mga pangarap mo. Pero ang Diyos ni Maricar. Makinig ka mabuti, Jerry. Huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o mga espiritista. Kayo ituturing na marumi pag sumangguni sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ipinakita sa akin ang Diyos yung kanina nung nagbabasa ako. Kaya ako napasugod dito. Hindi lang pala mali ang nagpapahula. Kasalanan ito at baka demonyo. Kung hindi pala Diyos ang nagsasalita sa inyo kanina, sino? Ano bang sinasabi mo? Parang exorcist, ganun. Pare, sa pelikula lang nangyayari yun. Diretso na to, Chong. Ang sinasambang Diyos ni Maricar ay si Satanas. Siya ang kaaway mo dito, hindi ang Diyos. Tama na! Kakausapin ko siya bukas. Alam ko maaayos namin to. Pero pagod na ako. Kaya kung pwede lang, umay ka na. O kung gusto mo matulog ka na lang dyan sa sopa, usap na lang tayo bukas. Salamat sa Diyos. Papang? Maricar? Naniniwala ka na ba ngayon? Maricar, naikwento mo na ba sa mga magulang mo ang nangyari sa'yo? Bakit? Anong nangyari? Maricar, na paano ka? Ano, Maricar? Ako ba ang magkwento o ikaw? Ano ba nangyari? Umasok sa katauhan ko ang Espiritu ng Panginoon at malinaw na sinabi niya sa akin na napili niya si Maricar upang magsilbi sa kanya. Talaga? Pero hindi niya dapat ituloy ang kasal. Dahil siya ang napili ng Panginoon upang magsilbi sa kanya.
ayaw ba niyang tumulong sa akin? Makapangyarihan ako. Isang kapangyarihang nanggagaling sa mga espiritu ng ibang mundo. Nakakatanggap ako ng mensahe mula sa mga patay. Propeta! Isa akong propeta! Napakahalaga ng tungkulin na yan. At ang tungkulin na yan, hindi binibigay ng Panginoon kung kani-kanino lamang. Talaga? Nasisiguro mo ba yan, Epay? Napag-isip-isip mo na ba, Marika? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit biglang inatake uli ang itay mo. Alin ba ang mahalaga sa'yo? Ang iyong damdamin o ang kapakanan ng iyong mga magulang? Wala ka bang pakialam kung ano ang mangyari sa kanila? Baka tuluyang magalit ang Panginoon at lalong lumala ang kanyang sakit. Ano pa nga ba? Maligtas. Maawa ka sa akin. Talagang hirap na hirap ako kapag inaatake ako. Anak, kung tinatawag ka nga ng Diyos, paano mo siya matatanggihan? Si Maricaro. Pumalik siya. Kasama ni Manang Epay niya. Ano? Jerry, nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo sana ako, ha? Ano? Alam ko mahal mo si Maricar at wala akong tutul sa iyo. Pero relihiyoso kaming tao. Mahalaga sa amin ang sundin ang gusto ng Panginoon. Saan mo sila pumunta? Kalibutan mo na si Maricar. Saan mo sila pumunta? Si Hermanas. Huwag mo siyang susundan. Mami, saan mo sila pumunta? Sa Hermanas? Mapanganib doon! Dito, sundan natin siya. Sigurado ko, basta may malaking bahay doon na ginagamit ng mga espiritista na parang simbahan. Oh, anong problema? Mali ba ang bus? Sigurado ko ba doon sa... Hindi yun ang problema. Parang masama ang kutub ko, pare. Parang akong kinakabahan. Sigurado ko ba kaya ng Diyos mo to? Ah,
Ang aking pamangkin, si Maricar. Maligayang pagdating, Maricar. Binabati kita. Ikaw'y magiging miyembro na ng Hermanas ni Supremo. May problema tayo. Pumunta tayo sa baba. Kausapin natin ang Panginoon. Mga anak! Mayroong mga taong gustong sumira sa inyong samahan. Hindi sila magtatagumpay. Bantayan ninyo lahat ang daan. Huwag niyo silang hayaang makalapit sa amin. Kataon lang yan. Tara, di ba tayong bus? Ang mga espiritong kasamahan ko sa ibang mundo ay gumagalaw. Gumagalaw upang kayo ay bantayan. Yun, tricycle! All the bus! Alam niyo ba kung saan yung simba ng Hermanas de Supremo? Oo! Oh! Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ako ang Diyos ng inyong buhay. Papatnubayan ko kayo. Chong, ano nga ba ginagawa nila dito sa simbahan to? Ewan ko ba basta marami na papahula ito. Salamat, Panginoon. Lito, tulungan niyo ako. Mama, tulungan niyo kami. Naipin pa ako. Pare, niwala yung driver. Ikaw na. Danan. Jerry! Kapilayan na ako. Dugon mo ko. Tandahan! Jerry, sandali! Sandali! Tasmo. Ayan. Kailangan ko ng yelo
para sa kaibigan ko. Pwede humingi ng yelo? May bayad yung yelo. Okay lang. Tsaka dalawang kape. Easy ka lang, Chong. Relax. Kailangan natin lagyan ng yelo to. Kung hindi, mas lalong mamamaga. Aray! Lito? Aray! Lito? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pinag-aralan ko to. Relax ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Pare, kasing laki ng kamatis. Masakit ba talaga? Aray! Huwag ka muna gagalaw, ah. Okay ka na. Okay, ah. Ang galing ng Panginoon mo, Lito. Nasaktan na ako. Hindi ko pa mahabol-habol si Maricar ngayon. Sa Epay, para saan mo yan? Ah, panglaban ito sa mga espiritong may tipang karaniwang lakas. Ano po mga kapangyarihan? Anting-anting ito para hindi ka makita ng tao. At yan naman para hindi ka tatabla ng bala. Parang napapanood ko sa sine. Oh, bakit ito mukha ng demonyo? Ah, Maricar, gabing-gabi na. Matulog ka na. Marami pa tayong preparasyong gagawin para sa pagpasok mo bilang miyembro ng Hermanas de Supremos. Hello? Hello? Hello, Tita? Lito! Nasaan ka ba? Tita! Hindi ka umuwi kagabi, nag-aalala ako sa'yo. Nasaan ka ba? Tita, eh, hindi kasi ho namin alam kung nasaan kami. Pero kasama ko si Jerry. Oh. Tita, si Maricar. Sinama siya ng tiyan niyang espiritista. Hindi ho namin alam kung nasan sila, pero hinahanap ho namin siya para mailayo sa kanila bago pa may mangyari sa kanya. Ano? Ano, hindi kita marinig? Isinama siya ng tiyan niyang ano? Sinama ho siya ng tiyan niyang espiritista. Espiritista? Oo. Lito, masama yun ah. Bakit naman sumama si Maricar sa tiyan niyang espiritista? Wala ho akong oras para magpaliwanag, pero kailangan ho ninyong ipunin ang prayer group. Hello? Lito? Hindi kita marinig. Lakas ang boses mo! Kailangan ho ninyong ipunin ang prayer group. Kailangan ho namin ang mga panalangin ninyo. Hello? Hello? Tita? Tita? Hello? Brother Manny? Pagod na ako, ha? Uy! Maricar!
Aling Grace, pakihulaan niyo nga ako. Alam ko magaling kayo maghuhula. Ay, nako. Hiwalayan mo na yung babaeng yan. Bakit to? Wala rin mangyayari sa paghabol-habol mo sa kanya. Una, eto. Hindi kayo dapat sa isa't isa. Eto, yung putol na linyang niyang sinasabi ng palad mo, oh. Oh, ayan o. Una, hiwalayan mo na habang maaga. Kasinungalingan! Ano ka mo? Kasinungalingan! Hoy, Mama! Huwag mo kong tatawaging sinungaling dahil alam ko kung anong sinasabi ko! Mama! Huwag mo kayo maniwala sa kanya! Layo mo yung babae na yan! Sige! Niloloko lang kayo! Zero ulo siya! Pinukwata lang kayo! Matakot sa kanya! Alin! Huwag mo lang kong sinasabi ko! Wala siyang pakialam sa buhay mo! Lumayas kayo! Sisirain lang yung buhay niyo! Marikar! Itong hindi tayo pwede rito. Mababasa tayo. Isuot mo to. Masama ito para sa atin. Tara, Chong. Doon meron tayong masisilungan. Kapit ka na sa akin. Hayaan mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diyos ka ng Diyos! Sabi mo kanyang iligtas si Maricar. Sabi mo tutulungan niya tayo. Ito ba yun? Ha? Pare, alam kong... Wala kang alam! Lahat kayo, wala kayong alam. Hindi mo lang kung anong nararamdaman ko. Wala kung gano'ng kahirap ang nangyayari sa akin. Si Maricar lang hindi pa ako iniwan. Buong buhay ko lang, lahat umaalis. Asa mga magulang ko? Wala na, pati ikaw na best friend ko, nawala na rin. Si Maricar lang hindi pa nawawala sa akin buhay. Dito. Sigurista siya. Sigurista rin ako. Yun, alam ko! At baka hindi mo rin alam na tayo nawawala sa kalagitnaan na kung saan man ito, walang matakuhan, walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Yun ba, alam mo? Ha? Mahubasin sa iyo. Bitiwan mo nga ako! Chong! Jerry! Hindi mo kaya mag-isa! Dapat natin tandaan na ang mga espiritista ay hindi pangkaraniwang tao. Pinabayaan nilang pasukan sila ng espiritu dahil sa akala nila ang mga espiritong ito ay kaluluwa ng mga taong namatay na o dili kaya'y mga kinikilala nilang Diyos o mga santo kaya. Ngunit ang mga espiritong ito ay napapanggap lamang sa katotohanan, mga demonyo sila. Kaya huwag nating kalimutan ng espiritu ng Diyos na nasa atin ay higit na pakapangyarihan kaysa espiritu
na nasa sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, hindi ko sila kayang tulungan. Hindi ko sila kayang tulungan. Pero alam ko, kayang sila tulungan. Ipinagkakatiwala ko sila sa inyong Panginoon. Kayo na pong bahala. Kayo na pong bahala sa kanila. Kayo na bahala. Marikar, gabi na, matulog ka na. Pagod na ako. Gulong-gulong ng isip ko. Parang masasabihin. Talaga bang wala kang pakialam sa amin ni Maricar? Kung dunay kang Diyos, magpakita ka sa akin. Pakitaan mo ako ng isang himala para maniwala ako sa iyo. Kung talagang totoong sinasabi ni Lito, magpakita ka sa akin. Gayon din! Walang kabuluhan itong ginagawa ko. Walang Diyos. Walang niligtas ka marika kundi ako lamang. Purihin ng Panginoon. Ang akala ko nasa gisana kita. Gayon na lamang ang pagtawag sa Panginoong Jesus. Nailigtas tayong dalawa sa tiyak na aksidente. Ang sabi ko, gayon na lamang ang pagtawag ko kay Jesus. Nailigtas tayong dalawa sa tiyak na aksidente. Oo, kung hindi ang Diyos ang tatawagin ko, sino sa akala mo? Boy, talagang himala yung nangyari. Akalain mong bumalik yung preno ko? Boy, mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayong dalawa. Ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Talagang tunay pala siya. Tunay pala siya. May problema ka ba? Halika. Sa mga sandaling ito, may malaking tagumpay sa langit. Hindi ko nga maintindihan, ngunit kailan kinagalak sa puso ko ngayon. Kahit anuman ang mangyayari kina Lito at Jerry ngayon, alam kong God is in control.
at ang kalabang demonyo ay walang magagawa, walang kalaban upang pigilin ang nangyayari. Ay, Jerry, yung ginagawa mong pagkukonsulta sa mga espiritista, doon sa mga manghuhula, labag yan sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang mga kasalanang hindi natin alam na kasalanan. Dahil hindi natin naalam ang sinasabi ng Biblia, mas naniniwala tayo sa mga tradisyon doon sa mga sinasabi ng tao. Makarinig lang tayo ng Diyos, okay na sa atin. Eh, doon sa simbahan. Alin? Doon sa simbahan ng mga espiritista, ang Diyos daw nagsasalita sa medium. Naniwala ka naman. Siyempre, mas nakatatanda sila kaysa sa akin. Ang gusto ng Diyos na makilala siya ng lahat ng tao sa mundo, ang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi niya kailangan ng anuman o sino man para makipag-usap sa Kanya. Ganon siya. Parang kilalang kilala mo siya. Masakit ba yung pilay mo? Hilutin ko muna. Jerry, kung gusto mo siyang makilala, magpapakilala siya sa'yo. Pero para sa akin, hindi lamang siya Diyos, Panginoon, aking gabay, matalik na kaibigan, best friend ko pa. Parang kasi lito kong magsalita. Sinong lito? Kaibigan ko na tumutulong sa akin para iligtas si Maricar. Nasaan na siya ngayon? Iniwan ko. Nainis kasi ako sa kanya, parang walang nangyayari sa lakad naming dalawa. Baka naman kulang sa dasal. Walang pigil nga siya magdasal eh. Eh ikaw? Sinubukan ko na magdasal. Pero hindi ako sigurado, parang hindi ako pinapakinggan. Walang nangyayari. Alam mo, Jerry, hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ganon siya. Kahit na sina Eva at Adan, nanilikha niya, binigyan sila ng sariling pag-iisip upang pumili ng masama't mabuti. Ngunit dahil nga sa nagkasala sila, tayo man ay naging makasalanan din. At hindi tayo makakapunta sa langit o gumawa man tayo ng mga bagay na mabubuti. Dahil sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayong lahat ay mayroon na nakapataw na sintensya at yan ay kamatayan. Ibig niyo sabihin lahat tayo makasalanan? Ganun na nga. At tayong lahat ay pupunta sa impyerno. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan para tayo maligtas. Yun ay kung gusto natin. Anong klaseng paraan? Jerry, sa bawat kasalanang ginagawa ng tao ay kasalanan sa Diyos at hindi natin kayang bayaran. Ngunit dahil sa laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at sa kanya binuhos ang lahat ng kaparusahan at pagdurusa para lamang tayo maligtas. Kaya Jerry, kailangang aminin natin na tayo'y makasalanan. Tanggapin natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang mangyayari kung bibigay kong buhay ko sa kanya? Baka kung ano pang mangyari. Jerry, naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Hindi ba natatanda nung iniligtas ka niya? Hindi siya gagawa ng pagbabago sa buhay mo na makasasama sa iyo. Gusto ng Diyos na bigyan ka ng buhay na ganap at makahulugan. Subalit, kinakailangan papasukin mo muna siya sa puso mo. Paano? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Jerry, manalangin tayo. Kinakailangan manggagaling sa puso mo, hindi sa bibig na walang katuturan. Sumunod ka sa akin.
Panginoong Jesus. Kailangan kita. Kailangan kita. Napakabigat na po ng aking puso. Napakabigat ng aking puso. Pagod na po ako. Pagod na ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo. Bilang kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Panginoon, sinabi niyo po, ang sino mang makarinig sa inyo at magbukas ng kanyang puso, kayo ay papasok sa mga sandaling ito, Panginoon. Binubuksan ko po ang aking puso upang papasukin kayo at maging tagapagligtas at Panginoon. Hindi ko po alam at hindi ko po maunawaan ang lahat ng ito. Ngunit ibinibigay po sa inyong aking buhay. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po nangyari sa akin? Muntik na ako masagasaan ng truck. Alam mo, akala ko wala na akong pag-asa. Bigla na lang dumating to si Manong. Si Manong? At Diyos naman ang bukang bibig niya. At alam mo, kakahingi ko lang noon ng isang himala. Wow, sa Diyos naman ang puntang usapan. Walang ganito. Panalangin ko ng panalangin para sa'yo. Salamat. Alam mo, pinaubahin na lang kita sa Panginoon kasi alam ko siya lang makakapagligtas at makakapagalaga sa'yo. Alam ko, tinanggap mo na siya. Salamat sa Diyos. Tinanggap ko na si Jesus. Chong! Talaga! Tara na! Hanapin na natin sa likar! Tingin ka! Pamo! Ang sabi ko sa kanya, susunod ko siya kahit saan. Pero kailangan ko makalakad. Tingnan mo, nawala yung maga. Pinagaling niya na. Oh! Oo nga, no? Oo. Talaga. Ibang klase ka, Jesus. Talaga ibang klase siya, no? Ibang klase. Aming Panginoong Jesus, salamat sa mga ginawa niyo ni Mala. Salamat hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Hinugot niyo kami sa dulo. Pinakita sa amin ang liwalaga. Panginoon, iligtas niyo si Maricar. Iligtas niyo siya. Chaepay, saan mo papunta yan? Huwag kang matakot. Pupunta tayo doon sa mga kasamahan natin. Alika. Sigurado kami. Ay, wala. Wala mo kayong nakita mga ganito katangkad. Wala.
Ayatang walang may alam eh. Sigurado ko ba dito sa bayang ito yon? Oo, nadinig ko si Maricar noon eh. Pinanggit itong lugar na to. Eh, ikapat na bayang, wala yata nakakaalam eh. Walang gustong umami. Huwag kang matakot, Maricar. Ito'y isang banal na lugar. Dito kami sumasamba. Mula ngayon, magiging isa ka na sa amin. Alika, hinihintay ka na ng mga kapatid mo. Magsimula na tayo. Jerry, nanggaling na tayo rito. Pangatlong balik na natin to rito. Ano ba? Sabi mo, alam mo kung nasan tong simbahang to. Chong, ba't hindi tayo manalangin? Oo nga, no. Dapat kanina pa tayo nanalangin bago tayo nag-umpisa maghanap. Para manalangin na tayo. Panginoon, sorry po, nadala po kami ng excitement. Sorry din, Lord. Sabi nga pala ni Manong na huwag kami pipigil sa pananalangin. Lalo na't mapanganit itong sitwasyon namin. Panginoon, tulungan po ninyo kami harapin si Maricar. Sige. Inumin mo. Natatakot ako. Bakit? Ano? Union. Sigurado ka? Simbahan. Tara! Halika! Gusto na lang. Gusto yun, nandito lang. Hanapin natin si Maricar. Sabi ko sa'yo eh. Chepay! Maricar! Ikaw po! Maricar! Ala, ikutin na kaya natin ang bahay. Tugad dito ako. Maricar,
Huwag mong labanan ang pagpasok ng iyong kanyang puso. Ikaw lamang ang kanyang hinihintay. Natatakot po ako. Mga kapatid, mga miyembro ng Hermanos de Supremos, may mga tao na babalak na umulo sa ating pulo. Magsipagdadal tayo. Sandaling ito. Ang makasamahan kong espiritu sa ibang mundo ay gumagalaw upang babantayan kayo. Chong, may lahanap ka? Ikaw. Lahat sarado. Pintuan, bintana, lahat nakarehas. Ano ba to? Diyos ko, baka hindi dito? Dito naman, saan pa sila pupunta? Lito! Sisi ni Maricar to ako, nabigay sa kanya nito! Maricar! Maricar, kung nandiyan ka, sumigaw ka! Relax lang! Kung nandito siya, mahanap natin siya. Hindi pa natin nasusubukan sa taas. Tara! Pumasok kay Manang Ipay. Ano mo pinagsasasabi mo? Ulag ba kayo? Maniwala kayo sa akin. Nakita ko talaga. Nakakatakot. Ang pangit-pangit. Parang demonyo. Ayoko na dito. Tulungan niyo ako. Jerry! Umakit ko sa isang. Kumuha ka ng pagpakalan ng puso. Madali ka. Dun! Sa taas! Chong, tumunto ka sa akin. Okay ka na ba? Mag-ingat ka, ha? Dito! Dito! Dito ka sa may pituan, bubuksan ko! Dito, ingat lang, ha? Sandali, Lito! Okay ka ba? Oo, pero parang walang mga tao dito, sa baba. Yung sa taas? Hindi ko palitinan ang mga kwarto. O, isasin nyo natin. Sige, halika. Walang tao dito. Pag-anap na lang tayo ng isang bagay na makakapagsabi ko nasan sila. May kapili dyan, tsaka muna dito ako sa mga kwarto.
Walang tao dito. Baka lumipat sila. Ano yan? Alam mo ba, sa bahay ni Marika, meron din isang aparador katulad nito. Punong-puno ng mga gamot. Ano ba yan? Gamot ba tawag nila dyan? Ah! Sakit sa mata. Ano ba yan? Tingnan mo to. Atas ka ng kape. Baka yan ang pinapainom nila sa tatay ni Maricar. Ewan ko, Chong, pero inumin mo to. Unti-unti kang pinapatay. Uy! Sandali! Sandali! Impyerno? Diyos ko, hindi pa karaniwan yung tao ang mga kalaban natin. Tara! Tama na! Tama na, Diyos! Marikar! Jerry! Aking ka na! Aking ka! Marikar! Bitiwan niyo siya kung ayaw masaktan! Labag sa Diyos ang ginagawa niyo. Wala kayong karapatang pumasok dito. Wala! Anong Diyos? Kadimonyo ang ginagawa niyo! Pangalan ni Jesus, demonyo kung sino ka man. Pakawalan niyo siya! Lakastangan siya si Jesus! Hindi. Hindi yan si Jesus. Sino ka? Ako ang Diyos! Kung ganun, aminin mo si Jesus ang Panginoon mong Diyos. Sabihin mo, si Jesus ang aking Panginoon Diyos! Ako ang Diyos! Sabihin mo, si Jesus ang Panginoon mong Diyos! Siya ang Diyos! Siya! Nilalabas tangan mo siya! Kung Diyos siya, ba't hindi niya maamin-amin na si Jesus ang Panginoon? Ako ang Diyos! Sa ngalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na tumubos sa sala ng sanlibutan na nabuhay muli pagkaraan ng tatlong araw at ngayon nakaupo sa kanan luklukan ng Diyos Ama. Sa pangalan ng tunay na Jesus, pakawalan niyo siya! Mamamatay kayo! Panginoon, tulungan niyo kami! Kasi totoong Diyos ang kumakausap sa akin. Natakot ako na baka lalong lumala ang sakit ni Itay. Kaya napilitan akong sumama sa kanila. Mahal na mahal ko po si Jerry. Hindi ko po siya kayang iwanan. Pero ang sabi ni Che Epay,
Kung hindi ko raw susundin ang utos ng Diyos, mamamatay si Itay. Kailangan ko raw sundin ang utos ng Diyos. Anong Diyos ito? Yung pong nagsasalitakit sa Epay sa tuwing kumukonsulta siya. Ang galing-galing magsalita mula sa Biblia, mga salita ng Diyos ang sinasabi. Maricar, ganyan talaga ang mga demonyo. Mga manluloko yan eh. Sinugod ba naman kami kanina ng leader nila na may hawak na baliso? Doon ako natakot ng gusto. Bigla akong nagsisigaw. Ang alam ko, kung ano man yon, hindi yun ang Diyos. Demonyo yun. Salamat sa Diyos at ipinakita niya sa inyo ang tunay na mukha ng mga Diyos-Diyosa na yan. Handali lang po. Ay, dito pakisagot lang po. Opo. At doon dumating sila, Jerry. Akala ko nga hindi na kami makakawala dahil ang higpit ng pagkahawak nila sa akin. Parang mga lalaki. Rekat, may tumawag mo na sa bahay. Ina-attack yung tatay muli. Inay! Sa taas! Marikat! Pare, nandito na naman siya. Paano niya tayo naunahan? Inay! Marikat! Wala na dyan ang itay mo. Nilipat namin sa baba. Yan ang gamot kanina sa simbahan. Yung lason. Kailangan malaman ito ni Maricar. Maricar! Sandali! Ba't hindi ka nalang tumawag ng doktor? Alexio! Alexio! Pakiusap lang. Alexio! Sila may kadalanan! Alexio! 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 Pabsibo siya! Siya! Ang lalaking yan! Ay naku! Ayokong iiwan siya kay Manang Epay. Baka ano na naman ang mangyari mamaya? Siyang dahilan ng lahat! Pabsibo! Pabsibo siya! Kailangan may naman. Pabsibo ang lalaking yan! Pagsubo siya! Walang mata! Huwag kang tatanga-tanga! Hilahin mo!
Hilahin mo! Pabayaan mo yan! Hila! Gaga! Kung kailan kita kailangan, makasilbi! Dali! Hilahin mo at malapit ko nang maabot! Upa! Dalian mo! Kung kita kailangan, wala kang silbi! Dali! Hilahin mo! Dali, bago mo magkakabahay!
tumawag sa akin! Dito ang daan! Abutin mong kamay ko! Marikar! Pag noon, ipakita mo po sa kanyang katotohanan! Dangalan ni Jesus! Ako makapangyarihan! Makakalitan tayo dito! Sa pamamagitan ito! Dito! Dito! Ako ang makapangyarihan! Maligtas tayo sa pamamagitan ito! Ito na nga, Epay! Akin ang kapay niyo! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Nasa akin ang kapangyarihan ng Diyos! Sa pamamagitan ito! Wala kang putang loob! Ngayon, bakit kita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay tinakil mo? Hindi yan Diyos! Hindi yan Jesus! Akin ang kamay mo! Kasinungalingan! Hindi ko maiiwan ang Diyos ko! Hindi! Wala na siya! Tayo na! Marikar. Marikar. Jerry? Kamusta ka na? Nakakakita na ako, Jerry. Salamat sa Diyos. Si Itay. Huwag mo na siyang alalahanin. Sabi ng doktor, mabubuhay siya. Talaga. Si Chaepay. Wala na siya, Maricar. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Gusto natin siyang iligtas. Hindi siya nakinig sa atin. Ililigtas mo ang buhay ko, Jerry. Kung sinunod ko si Chaepay, napahamak din sana ako. Ang Diyos ang nagligtas sa iyo, Maricar. Ang totoong Diyos. Naniniwala ka na ba ngayon? Gusto kong maniwala. Tutulungan kitang maniwala sa Kanya. Pakikilala ko siya sa iyo. Thank you.
Thank you.